Yo, what's up mga ka-gadget? It's me again, Ken Sakit TV. Welcome to my channel. At ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang video tutorial about sa Realme 6 password and Google account problem. At ang gagamitin nating software ay ang EFT Pro. Dito ay makikita nyo na sineset up ko yung software na ginagamit ko, and sisimula natin ang paggawa is kailangan naka-off yung unit, then hold nyo yung volume up, volume down, then salpak nyo si USB. And dito naman sa ating EFT Pro software ay ilalagay nyo yung unit sa MTK, then i-click nyo yung direct operation MTH2, then direct factory, select nyo yung direct factory reset. Yun na po yun. Then, start nyo po. After nyo po ma-restart yan, ay magda-download po yan ng files. After nyan mag-download, magra-run po yung program niya and magre-reboot yung unit. So, waiting natin yung ganong pangyayari, no? So, tuloy-tuloy tayo, no, mga ka-gadget. And, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell. And please, sa mga nanonood dyan at sa mga followers ko, please like my video para po gumanda-ganda ang ating algorithm. At yan na nga po, nag-run na yung program natin. Antayin po natin na mag-restart yung unit, then i-config na po natin yan based doon sa start-up ng unit. No, so waiting natin 'yan mga ka-gadget, no. Dahil medyo matagal-tagal din 'yan sa kanyang boot up. And sa mga gustong magtanong or mag-canvas kung magkano ang price or ano ang sira ng inyong phone, just PM on my Facebook page or pwede kayo mag-comment dito. Pero sasagot lang po ako doon na po sa Facebook page. Hindi po pwede doon sa comment box ang sagot o magbigay ng presyo. So, kung mas maganda po, PM nyo na lang po ako sa aking Facebook page para mas maganda yung usapan, conversation natin about doon sa mga itatanong nyo. Nga, andyan po yan sa page. Sa aking video description, mga ka-gadget, medyo nalilito ako ngayon. So, ayan na nga, no, mga ka-gadget, tuloy-tuloy pa rin, logo pa rin ang ating unit. So hahayaan na lang muna natin 'yan at aantayin natin na mag-boot up na 'yan. Ayan, tahimik na naman tayo. So ayan mga ka-gadget, tinix ko na yung nag-boot up na siya, nag-config na. Then, tinry ko yung kanyang code na asterisk number sign 813 number sign. So, hindi siya po pwede dahil naka-latest security po itong ating unit. Kaya, itinry ko siya dito sa FRP reset dito sa aking EFT Pro. Ngunit ako'y bigo. No? Naka-voice over lang po ako ulit mga ka-gadget. No? So, ayan. Dito kasi itatry kong tanggalin yung FRP dito sa EFT Pro. Kaso nagkaroon siya ng problema, hindi niya ma-detect yung unit. O, meron talagang mga gentong scenario, no. Pag gumamit ka sa isang software, minsan hindi talaga umuubra, kaya ang ginagawa ko, nagko-cross ako. Gumagamit ako ng ibang software, no, para matanggal ko yung FRP niya. So dito ay ginamitan ko ito ng UMT box o UMT software, yung Ultimate Multi Tools kung tawagin. So yan. And then tinry ko rin siya sa ating free software na MTK client.
tool, pero negative din pa rin siya, hindi siya uubra. Kaya ang ginawa ko na lang nag-isip ako, no. Likas naman talaga sa mga technician, no, na matagal na is 'yon. Kumbaga dito mo paghawak mo yung isang unit, dito mo maiisip, dito ka magkakaroon ng kumbaga brainstorming sa iyo to eh. Kung paano mo siya tatanggalin, kung paano mo aalisin yung password nang hindi namamatay at hindi nade-deadbolt or nagko-corrupt ang program. In case naman makorrupt yung program or ma-deadbolt, dapat meron kang alternative way para ma-restore mo ng maayos o maibalik mo yung program ng unit para hindi naman nakakahiya sa inyong client. So, ganun talaga yung, kumbaga nga, kung ihahalin tulad yung trabaho namin, dito, naka-multitasking yung utak mo. Ginagawa mo pa lang, pero kailangan advance ka ng mag-isip sa kung ano yung pwedeng mangyari doon sa unit na ginagawa mo. Diba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na password lang yan, madaling gawin yan. Hindi na po katulad noon na madali nga lang talagang gawin ang password. Ngayon po, pag natsambahan ka ng unit na medyo alanganin na, at pag natanggalan mo ng password, parang or napatapat sa iyo yung latest security ng unit, tapos ginaya mo yung old procedure, namatay yung unit, so medyo alanganin ka doon, di ba? Kumbaga ikaw yung tester ng software nila. So kaya titignan nyo minsan bago kayo gumawa ng inyong tawag dito inyong unit, tignan nyo muna yung exact version kung tutugma ba ito sa ginagamit nyong software o hindi. So ito, tinry ko siya ilang ulit dito sa AFT Pro pero hindi siya gumana, no, mga ka-gadget. And itatry ko yan talaga sa UMT. Sa UMT yan pumasok. Wala namang masamang magtry. Basta handa ka lang sa possible o consequence na mangyayari sa isang unit. At dapat advance yung utak mo nun. Kasi kung hindi advance yung utak mo, patay ka. Abono ka. So ayan, gumamit tayo ng UMT mga ka-gadget. MTK UMT ang tawag dyan. Then ang gagawin po natin dyan is punta lang kayo sa MTK one click. Then lagyan nyo po ng check yung read info at reset FRP. Then click nyo yung execute. Then restart your unit. After restart, ipasok nyo hold volume up down. Ipasok nyo yung o salpak nyo yung USB. Then magra-run po yung program na yan. Pag nag-run po ang program na yan, automatic po yan, binubura niya na yung Google account niyan. So ayan, nakita niyo nag-run. So at yun na, no, mga ka-gadget. Basta yun lang ang gagawin natin, no, maging advanced na yung isip niyo sa tuwing may ginagawa. Hindi kasi po pwede na sasabihin mo na password lang yan, mabilis lang yan. Baka hindi mo alam pag hawak mo yung unit na, pag hawak namin ang unit, may kaba rin kami dyan. Maraming kasi nga, karamihan po kasi ng mga client is pag lumapit siyan sa amin, sinasabi, patanggal nga po ng password, iko-computer lang yan. Madali lang naman yan eh. Yeah. Hindi nila alam kung gaano ka worse or gaano ka delikado magtanggal ng password. Basta ang alam lang nila, yung nakikita at napapanood nila sa YouTube, yun at yun na yun. Madali lang gawin. Pero ang hindi nila alam, may kaba rin ang paggagawa ng password. So yun mga ka-gadget, tinotornilyo ko na, binubuo ko na yung unit. At kaya ko yan binaklas mga ka-gadget dahil kanina nung itinry ko siya, nag-MTK mode na lang. So kailangan i-remove ko yung battery para bumalik yung life nung motherboard. So ganun lang yun, parang na-deadboot lang siya. So tinanggal ko lang siya sa pagka-boot mode para mabuhay yung unit. So ayan, waiting tayo sa loading and the configuration ng inyong Google account. After nito, set up na, continue, next na lang yan. Then after ma-next, mapupunta yan sa pinaka-home ng inyong Realme. So ayan po. Ayan mga ka-gadget. Then next.
So ayun mga ka-gadget, hanggang dito na lang siguro ang aking video about dito sa Realme 6 MTK chipset. Sana'y nasundan nyo at natutunan nyo ito. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video. Sana'y nandyan pa rin kayo at samahan nyo pa rin ako hanggang dulo. Peace out!